day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Motor Star Caloocan. Dito sa kanilang showroom, first time natin dito, very excited din ako. Kasi at last, nandito na rin sa Metro si Cafe 150. Kung naghahanap ka ng classic bike, ito, meron si Motor Star another option. At pasok siya sa budget-friendly category, Cafe 150. Tutok lang kayo dahil check lang natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 3 available colors sa kanya. Meron dito yung orange natin. Meron din tayo gray dun sa kabila. At meron din green. At ang pinakagusto ko sa kanilang tatlo ay yung kulay green. Mukha siya army vehicle. Tapos lalagyan mo na lang ng mga puting decals. Paangat pa lalo yung kulay niya. Yung kanya namang rim coated na din ng matte black. Nag-jive dun sa overall na kulay niya. Pati yung kanyang wire spokes, matte black na rin yung pagkaka-finish. Isa din sa napansin natin dito, yung kanyang speedometer reader, ayan. Digital na rin yan. Hindi na siya naka-cable. Bale, ito na pala yung bagong itsura ni Cafe 150. Kasi dati naka-cable pa yan. Sa looks muna tayo in my opinion, kung tatanggalin yung mga decals na Motor Star dito at lalagyan mo ng Benelli, maniniwala akong motor ni Benelli to. Ganun yung rate ng design ng motor na to para sa akin. Ito na rin dun sa kanyang parts and accessories. Dito nga tayo mag-umpisa sa kanyang gulong. May size to na 90x70x17 or 3.00x17. At naka-tube type pa to, hindi pa siya naka-tubeless. Nagandaan rin ako dito sa kanyang rubber. Classic din, no? Ewan ko kung may mabibili pa tayo sa labas na ganitong design. Pero kung wala, syempre sa service center ulit tayo ni Motor Star kukuha. Ang kanyang suspension, ito ay naka-telescopic fork pa rin. At syempre, nilagyan pa rin nila dito ng rubber guard, protection sa dirt, and kung anumang debris na tatama dun sa kanyang suspension para ma-prevent na masira. Braking system naman niya dito sa kanyang harapan, effective na rin to kasi naka-disc brake na rin siya. Ibig sabihin, sa sudden brake, maaasahan mo na rin to. 3mm yung thickness ng kanyang disc, at naka-single pad caliper, meron rin siyang protection dito, ito. Kasi habang umiikot yung gulong, tumatalsik dito sa kanyang fender, nagbabounce siya pabalik dito sa kanyang caliper. Kaya okay to para malesin yung sisiksik na dumi dito sa kanyang caliper. At ang napansin lang nga natin dito, itong kanyang disc, hindi siya ganun kalakihan. Mukha siyang hindi proportion dito sa kanyang gulong. Medyo mas malaki sana, mas maganda. Dito naman sa kanyang fender, bakal to, hindi to plastic. At sa tingin ko naman matibay-tibay yung pagkakagawa nila dito. Hindi siya magkukos ng vibration. At yung pagkaka-finish, napakaganda. Matte gray. And lahat ng kulay ni Cafe 150 na available ngayon ay puro matte. And kung tatanungin nyo naman ako kung mag-add pa ako ng extension dito para sa kanyang mudguard, hindi na siguro kasi napakaganda ng beauty niya dito sa kanyang harapan. Puntaan naman natin dito sa kanyang headlight. Sa ibaba niya, merong Motor Star na sticker lang to at reflector magkabilaan. Okay na okay yan, lalo na sa gabi. Kasi pag pumapasok ka sa mga kanto, additional visibility yan para sa'yo. Sa kanya namang mga ilaw, LED na lang to. Ito yung pinagbago niya. Dati kasi naka-bulb type ngayon, LED na. May daytime running light na rin to. Naka-bullet type din itong kanyang turning lights. Itong kanyang meter panel kasama nitong kanyang headlight. May pagka-XSR yung design niya dito. Dito na tayo sa kanyang handlebar. Ang buttons na makikita natin dito, meron siyang turning lights button. Siyempre yung kanyang busina. High and low beam, andito rin yung choke. Yung choke, magagamit mo yan. Kung yung motor mo ay mahirap umandar, lalong-lalo na sa umaga yan, pwedeng-pwede mong gamitin. Kung sa tingin mo nakaragahan ng tubig, makakatulong to para ma-start yung motor mo. Yung kanyang tip end, bakal na rin to. At syempre, hindi na rin to nagpapahuli. Meron na rin itong passing light. Right side naman tayo. Hindi pa rin to automatic. Headlight on or off. May option pa rin tayo kung i-on natin yung kanyang daytime running light. And then yung kanyang headlight. Andito yung option niya. Dito rin sa kabila, meron din siyang kill switch dito. At yung kanyang starting system, push button. Okay na okay maging motor to kahit nasa liblib kang lugar. Kasi meron pa rin siyang kickstart. Levers naman natin, coated na rin to. Matte black. Ito naman yung itsura ng kanyang cockpit. Malinis na malinis lang din. At litaw na litaw yung kulay ng kanyang mga bolts. Ito lang siguro yung mga aalagaan mo dito. No? Kailangan mo talaga ng masinsinang punas dito. Kasi pag napabayaan mo to sa araw, sa kasaulan, magra-rust tong mga to. And syempre, meron na rin siyang fully digital panel gauge. Yung kanya namang ignition, mechanical pa rin siya. At speaking of susian, ito disusi pa rin yung lock nung kanyang leeg. At makikita rin natin dito sa ilalim, dito na rin nilagay yung busina. Dito na tayo sa kanyang fuel tank. Napakaganda na rin yung kanyang design. Meron na rin siyang knee-suited curve dyan. At yung kanyang decals, may Motor Star dyan. At kung mahilig ka sa number 8, saktong-sakto, number 8 lang decals.
na nakalagay sa lahat ng kulay ni Cafe 150. Sa kanya namang fuel capacity, meron siyang 15 liters, napakalaki ng kanyang fuel capacity at yung kanyang fuel consumption. Magbabanggit na ako ng pangalan dito. Meron siyang same engine spec kung kilala nyo si Cafe 152. Same sila. At ang claim doon, ang fuel consumption nyo is 45 kilometers per liter. Sobrang tipig na nun. Kung tama yung fuel consumption natin, pwede kang mag-travel up to 600 kilometers nang hindi nagagas. Ibig sabihin, pwede kang manggaling dito sa metro papuntang Batangas nang hindi nagagas. O kaya, dito sa metro, papunta sa amin, hindi ka nang magagas kasi nasa more or less 400 kilometers lang yung sa amin papuntang north. Yun ay kung tama yung nasa plan na fuel consumption niya. Baba na nga tayo dito sa kanyang makina. Sa looks naman ng kanyang makina, very premium na rin yung pagkakadesign sa kanya. Kung sa kanyang specification, meron tong engine type na 4-stroke air-cooled overhead cam at meron na rin tong 5-speed. Ang pinaka-displacement nito is 149.5cc. Ibig sabihin, legit na 150cc siya. At yung kanyang oil capacity is 1 liter. Dito naman sa kanyang baba, meron din dito naka-engrave na motor start. Tapos merong kulay puti dun sa kanyang ilalim. Masasdig siguro ito yung kulay red, no? Doon naman tayo sa kanyang maximum horsepower. Very identical lang din to dun sa QA Cafe 152. Ang maximum power nito is 8.3 kilowatt at 8,000 RPM. At yung kanyang maximum horsepower is 11.5 newton meter at 6,000 RPM. Kung papansinin naman natin, naka-carb type pa rin to. Ito naman yung isang nagustuhan ko dito sa motor na to. Naka-bullet type na rin siya and meron din siyang silencer dyan. Kaya kung sa looks lang din, hindi ka nagagastos ng madami dito kay Cafe 150 kasi formado na siya. Ito pa isa pang puntos ni Cafe 150 para sa akin. Gitiklop na rin yung kanyang mga apakan dito. Kahit dito sa kanyang pinion ride, gitiklop na rin. Okay to, lalo na pag natumba, hindi agad masisira itong mga footrest mo dito kasi natitiklop siya. At nagustuhan ko rin yung kanyang predo kasi ganito yung design, hindi yung may patusok sa baba. Very hassle yun, lalo na pag kailangan mong bumangking talaga sa mga curbs. Hindi ka na makakapreno kasi yun may tendency na sumayad. Pero dito, okay na okay siya kahit na promeno ka kapag nakabanking ka. Magagamit mo pa rin yung rear brake mo. Isa sa nagpastig ng looks niya, itong kanyang net dito na nakalagay, Cafe 150. Minimalist lang yung kanyang decals. At hindi nyo na itatanong, meron din siyang compartment dito, lalagyanan ng mga tools. If ever na wala kang paglagyan, ayan, pwedeng-pwede nyo ilagay yung mga tools niya dito. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang kabila. Well, premium lang yung pagkakadesign sa kanya. Nagandahan talaga ako dito sa motor na to. Yung kanyang cambio, 5-speed na to, constant mesh. Dito naman sa ilalim ng kanyang tangke, meron din siyang fuel cap dito. Ang gamit naman nito, pag magre-reserve yung motor mo, pipihitin mo lang yan. Pag nakaganyan, ibig sabihin, mas madami pa sa isang litro yung karga ng fuel tank mo. Pero pag naka-reverse na, ganyan yung itsura niya. Ibig sabihin, nasa isang litro pababa yung karga ng tanke mo, kaya kailangan mo lang magpagas. At isa pang gamit nito, pwede mong patayin, lalo na pag magbabakasyon ka. O iiwan mo siya ng matagal na hindi magagamit. Ayan, half lang siya para hindi mag-overflow. Tandaan naman natin yung kanyang suspension. Matte black din yung pagkaka-finish dito, no? Super clean lang yung design niya. Gustong-gusto ko yung pagka-matte black ng mga spare parts niya. Suspension niya dito, naka-dual shock. At ang gusto ko sa dual shock, hindi nakaka-apekto yung weight nung sakay mo dun sa kanyang headlight. Kasi kapag mono-shock to at mabigat yung angkas mo, yung headlight mo, tendency tataas masyado. At ang magiging effect nun, masisilaw yung mga kasalubong mo kahit nakalow ka. Dito naman tayo sa kanyang chain. May chain guard na rin siya dito. At size 40 siguro to, walang nakalagay. Pero medyo malaki na rin yung kanyang sprocket dito sa kanyang likod. Isa pa sa puntos sa atin ni Cafe 150. Meron siyang matabang gulong, 120/70/17. Or in short, 3.5 na to. Kung dito ka nga sa likod ko pwesto, akakalahin mo ang si Cafe 400. Kasi mataba na rin yung rubber niya dito. Meron na rin siyang classic tail light. Na flat lang siya na ganyan. Pero LED na rin. At dito na rin yung lagayan ng kanyang placard. Mapapansin din natin dito, walang butas, no? So kung maglalagay ka ng mud guard, kailangan mo pang butasan. Sa seat naman tayo, napakaganda ng kanyang upholstery dito. Premium looking. Meron na rin siyang anti-slip na seat cover. Two-tone na rin to, iba dito, saka dito sa kanyang sides. At ang mas nagustuhan ko dito kesa sa Cafe 152, mas maluwang yung kanyang upuan. Kaya for long ride, mas prefer ko na ito yung gagamitin. Grab bar naman niya, classic na classic din. Ito na lang yung pinaka-grab bar niya.
bakal to. At maganda rin yung nandiyan sa ilalim kasi pag isi-center stand mo siya, nagagamit mo to matibay. Pag-usapan naman natin yung kanyang dimension. May size to na 1920x720x1080. Loop test naman tayo guys. Kung gusto nyong bumili ng ganitong motor, pwede nyo akong maging basihan. Ako ay 5'6 sa height. Baba natin. Ayan. So, pag nakababa na siya, medyo hindi siya ganun kagaanan kasi meron siyang 120 kilograms, no? Ito yung position mo. Pag nakasakay ka na, flat-footed naman tayo dito. So, dun sa mga mas mababa, like 5'4, pwede sa inyo to kasi hindi pa ako tiptoe. Ayan. So, okay na okay siya. At mas gusto ko yung riding position nito. Pero pag ganito, parang wala siyang 120 kilograms. So, dun sa mga nagbabalak na bumili ng pantrabaho motor, tapos gustong i-customize as scrambler o into classic motorcycle, meron pa tayong option na Cafe 150. Kesa gumastos ka sa pagbili ng mags, pagbili ng tambucho, at kung sa engine naman ang usapan, hindi na ito magpapahuli kasi mas powerful and mas torquey itong motor na to kesa kay YTX at saka kay TMX Alpha. Pero at the end of the story guys, kayo pa rin ang mamili ng motor nyo kasi nasa taste nyo pa rin yan. Pero sa akin, sa forma pa lang, sulit na. SRP naman guys ng motor na to, 60,000 pesos, may 150cc ka na at formado na rin. For installment guys, ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. At for more info, andyan na rin yung kanilang Facebook page at contact number. And also, available na rin siya nationwide, basta willing to wait ka lang. Para naman sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo si Cafe 150? Ang inyong mga nasa isipan, i-comment nyo na dun sa comment section below. At dun sa mga napadaan po, please subscribe sa ating YouTube channel para sa mas madami pang katulad nitong video na to na i-upload natin. Please click the notification bell para lahat ng upload natin manonotify kayo at please support nyo na rin po sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nasa description sa baba. At sana po nag-enjoy kayo sa ating vlog na to. Hanggang sa susunod, ride safe guys!